isang magandang isang pagmagandang kinakabahan po. isang mapagpalang umaga po sa katanghaliang ito. Bakit po mapagpala? Sapagkat ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos na buhay, ang ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay laganap sa apat na sulok ng mundo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Buhay na buhay po ang Diyos na nananahan sa banal na dambanang ito sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sa ngayon po, mayroon po tayong apat na magbabahagi. Ang una ko pong tatawagin ay ang aking kapatid na Mirna na magbabahagi po sa kadakilaan at sa kahiwagaan sa kapangyarihang walang hanggan ng ating Diyos Amang dakila at makapangyarihan. Muli po, Ama. Papuri at pasasalamat ay binabalik ko sa iyo, Panginoon, sa dakilang araw na ito na muli kami tinipon mo sa dakong banal, kung saan ang gawain ay patuloy mong inihahasik ang mga banal na salita mo. Nawa, Ama, manguna at maghari ka sa aming magkakapatid at ang bawat magpapahayag at magbabahagi sa harapan ay kapulutan ng aral ng sino man. Amen. Buhay po ang Diyos! Buhay po ang Diyos! Bagaman po at iilan-ilan pa lamang tayo kung paano po tinuturan sa tuwina ng banal na Espiritu, hindi magiging hadlang ang iilan-ilan pa lamang. Amen po ba? Ang kinin po natin sa paglakad ng oras at sandali ay isa-isa nang inaakay ng Amang iba pa nating mga kapatid. Amen po ba? Salamat po sa Ama. Sa kabila ng kahinaan at pagiging makasalanan ng mga anak niya, ipatuloy niyang binibigyan ng karapatan na tumindig sa harapan at makapagbahagi ng kanyang kahiwagaan. Alam niyo po, mga kapatid kong minamahal, napakabuti po ng Diyos sapagkat sadyang sa dakong ito, narito ang kagalakan. Sa dakong ito, narito ang mga bagay at kaparaanan ng Ama na magdudulot sa atin ng sigla at kalakasan. Amen po ba? Sa totoo lang po, walang kamalayan ng sino man sa bawat pinagdadaanan ng bawat isa. Kagaya ko po, nung nakaraang linggo, puspos po ng kalakasan ng pakiramdam ng katawan ko. Wala pong nararamdam ang masakit sa kabila ng may mga pagdalisay at pagsubok na pinahihintulutan sa bawat araw, ay nakatutugon po ng maluwalhati sa panawagan. At kung saan nga po, ang tinig na pahiram ay patuloy ginagamit ng Ama. Bigla na lamang po, mga tatlong araw na po ang nakaraan, bigla na lamang pong inapoy ako ng lagnat at ang lalamunan na hindi po maunawaan kung ganong sakit at sakit ang nararamdaman kami po ng kabiyak ng puso. Subalit, walang katanungan, bakit gayon, bakit ganito, kundi patuloy na pagtanggap sa sarili na ang lahat ng ito ay kaparaanan, pagdalisay lamang sa bawat isa, kung paano ka titindig at papaano ka lalaban, na ikaw ay patuloy maghanap, na ikaw ay patuloy magpakabusog sa hain ng Ama sa dakong ito. Alam niyo po, mga kapatid, gandang umaga po. Kanina po, pagdating ko, may dala-dala po akong hindi mainam sa damdamin. Bilang isang anak ng Diyos, hindi man naturingan tuwirang isang ina. Ako din po ay may inaalagaan na sa kalooban ng Ama, ako po may inaalagaan ang mga pamangkin na higit pa po sa isang anak. Subalit, hindi po ba kung magkaminsan ang nagiging pagsubok at pagdalisay ang mga anak, ano po? Na kung saan ay damang-dama ko ang sa bawat araw, wala akong minimiti sa Ama. Ang kapuspusan ay idatal mo sa akin, sa kabila ng ako'y may karamdaman. Yung pagdatal na nuntak ng oras na ako'y kailangan ng humayo, makapunta na sa dambana. So, balit na doon po talaga yung kapahintulutan na
parang ikaw ay magkakasala pa ng dahil sa mga ganong kaparaanan. Subalit ano po ang nais kong ibahagi at ipahiwatig sa inyo? Ngayon po sa ating buhay na taglay, gaya po nung apat na kapatid na nakabahaginan ko ng siguro may 5 minuto dito. Ngayon lang po ako napadaan uli sa tindahan ng kapatid na Opel. Na yung isa nagbabahagi nung unang araw, ang kapatid na Rose, nung unang araw sa unang buhay niya bago siya naging lingkod, kapag naririto siya, nakikita niya ang mga alagad sa harapan. Nako, mabuti pa Eka ang mga yon, nakagraduate na Eka. Ganun daw ang pandaman niya. At sa mga kasuotang uniform, eh, tila wala nang pinagdadaanan. Subalit nang siya'y maging lingkod ng Diyos, doon niya napatunayan na higit pala ang pagdalisay at pagdadaanan. Apat po sila. Yung isa naman, kay ganda ng halimbawa, si kapatid na Lina. Kapatid, tayo'y hambing lamang sa rosaryo. Hindi puro tuwa, hindi puro hapis, kundi may luwalhati rin at may kagalakan. Di po ba titingnan nyo silang matahimik, pero kay lalim na ng kanilang mga taglay-taglay sa kanilang mga puso. Ngayon, sabi ko naman po, eh, hambing lang ako doon, mga anak. Kung makikita mo, ako'y puspus na puspus doon sa tabi nila mother doon, nila Mami Beth, kaysa saya naming pagmasdan. At kung ako'y makaawit, parang wala nang katapusan ng galak. Ano po? Hindi po, sabi ko nga. Alam nyo mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Ano yung pinakamagandang buod na mensahe doon sa nagaganap na yun? Ngayon sa buhay natin, kahit na ano yung pinagdadaanan nating pagdalisay, kapag narito na tayo, mayroon tayong mga kapatid na kaagapay na tayo'y nakakapagbahaginan tayo ng kadakilaan ng Diyos kung paano tayo magiging matatag. Amen po ba? At hindi yung kung paano tayo, oo nga, ako nga eh, ganun nga ang naging pagsubok ko eh. Ako nga eh, ganun nga eh. Di po ba? Kaya po mga kapatid, ang ibig ko pong ibahagi sa araw na ito ay yung, kung ano yung kadakilaan ng Diyos na ipinunla sa atin. Kung paano natin ngayon na nalalampasan yung umalis ka ba ng bahay, punong-puno ka ng hilahil, ng bigat ng daladala. Diyan pa lang po, pag malapit na, mararamdaman mo na po yung espiritu ng pag-ibig ng Diyos na umaalo sa'yo. Halika dito anak, pumasok ka sa dakong banal. Doon ay mabubusog ka, doon ang lahat ng lumbay mo mapaparam. Amen po ba? At doon, sa pamamagitan ng katauhan ng taong ginagamit, walang iba kundi ating minamahal na Apo Kunching, na wala tayong kabatiran, wala ring hanggan ang pinagdadaanan. Subalit, pagtindig sa harapan, punong-puno ng espiritu ng pag-akay, ang kanyang katauhan, ang kanyang pagganap. At doon po tayo, unti-unting naiibsan yung lumbay. Ano man yung karamdaman na nararamdaman, hindi nananahan sa atin. Kundi ang ating mithiin sa bawat araw ay maging kabahagi tayo sa gawain ng Diyos. At doon sa bawat araw na ihahasik niya, isa na po ako doon, magdulot sa akin ng lakas at pag-asa. At bakit po ba ako'y matamang nakikinig kapag may nagbabahagi? Bakit po ba ang bawat araw na araw-araw tumitinig sa harap na nagbabahagi, di ko pinagsasawaan? Isa po sila sa pinupulutan ko ng siglat lakas. Namumulot po ako. Naiaadap ko po sa sarili ko yung halimbawa po, ano, eh bakit po ba yung sila, yung si mother, si mommy? Eh bakit po ba sila? Sa totoo lang po, ang akala nga ng iba eh, ay meron niyang isang anak. Namu-problema pa po ba sila, mami? Nako, mga anak, napaka-dami nilang mga baga-atas na, oh Diyos ko, talagang napakadakila ng Diyos. Kasi meron ang nakapunla, sa kanilang puso'y may nakapunla na. Ngayon, ang sabi ko nga, minsan, dinudulog ko po kayo sa ama, wag ko kayong makitang lumo o nanghihina kasi hinuhugutan ko kayo ng lakas. Sa dami ng kanilang pag-aatas na inaapuhap, patuloy silang nagtitibay. Ngayon, doon napapasok sa sarili ko yung ilan lang naman yung parang dinadala ng puso ko, bibigay pa ba ako? Hindi po, mga kapatid. Napakasarap po tumindig sa harapan. Ngayon po, nung ako'y simula po, nung maramdaman ko itong damdamin na to, magsisiyam na taon na po kaming hinirang ng Diyos, sabi ko nga po, Diyos ko, kay buti mo. Ngayon, yung pagmimithi ko sa sarili ko, pag hindi ako nakatindig ng isang araw, para kung yung, kumbaga po saan di po ako nakainom ng vitamina, para po ako nanghihina, kaya pasensya na po kayo kung nauna ako ngayon. Ngayon,
Napakarami ko pa pong gustong ibahaging hiwaga ng Diyos sa buhay ko na nararamdaman ko ngayon, subalit naniniwala ako, hindi man sapat, subalit nakapulot kayo ng lakas, ng aral na magdudulot din po sa inyo ng sigla ng ikting ng pananampalataya. Amen po ba? At yun nga po, dun sa karamdamang bigla na lang pinahintulutan sa lalamunan ko pa, eh napakabuti po ng Diyos. Kaya po, patuloy ko siyang pinararangalan, patuloy ko siyang pinasasalamatan, at kagaya nga po ng bawat tumitindig dito, kahit sino mang umaawit ang tumitindig ay tinuturan, dito po ay walang paligsahan, dito po ay walang contest, kundi nasa iyo na pong nag-aalay kung papaano mula sa puso mo yung pag-aalay. Amen po ba? Napakabuti po ng Panginoon. Kaya po, ano man ang sabihin ng sino man, huwag po tayong paagaw, huwag tayong padala. Kagaya ko po ngayon, napakasama po ng aking pakiramdam, ang lagnat ko yun nasa loob, napakasakit ng aking lalamunan, subalit udyok sa puso kong ang amay aking awitan. Muli po, mga kapatid, ang namnamin po natin ay kung ano po yung mga lirik kong inaawit ng sino man sa mga kapatid natin na tumitindig dito sa harapan. Upang doon, naniniwala po ba? Kasi sa pamamagitan po ng awitin, napatungkol din sa ating Panginoon ay nakapagdudulot po sa atin ng galak. Amen po ba? Amen po ba? Ganyan po, kanya-kanya po ang pinagkaloob ng Diyos na talino sa bawat isa. Ako po, hindi man ganun kalalim ang kaloob sa akin, mabababaw na pagpapahayag ng hiwaga niya. Subalit sa pamamagitan ng awitin, nararamdaman ko po na dinulog ko na po ito sa Ama na sino man ang makikinigay, maging kaaya-aya sa kanilang pakiramdam at makapagdulot ng kagalingan sa may mga karamdaman. Nais ko pong awitin ng Mami, nasa mo ba akong samahan sa awiting ito? Tayo pong dalawa. Halika na po. Dalawa po yung lyrics. At si Mami rin aawit. Hindi po, mawawala po yung pagod nyo. Anak, pwede pong makahiram. Salamat, anak. Nais po naming awitin ang awiting ito. Ano man ang sabihin nila, ang amay patuloy nating mamahalin. Amen po ba, mga kapatid? Hello? Hello? Ganyan din po ang panuntunan ni Mother. Ang mahal na apoy, gayon din. Sa kanya po natin ito sa tuwing ay naririnig. Ano man ang sabihin nila, patuloy nating mahalin ang Panginoon. May sasabihin po ba kayo, Mami? Sige po. Anuman ang sabihin nila, ika'y patuloy kong sasambahin. Dahil minamahal kita, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil nakilala na kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Magsusumikap na di na mawalay pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo, dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa patid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako. Nabuhay kang totoo upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasambahin lagi dahil mahal kita.
magsusumikap na di na mawalay pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo, dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa patid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako na buhay kang totoo. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa patid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako na buhay kang totoo. Yes, Lord! Maraming salamat po! Salamat po! Di po ba napakaganda ng nilalaman ng awitin? Dahil mahal natin ang Diyos, di tayo matitigatig sa batid ng kalaban niya, di tayo matatakot kaninuman, kundi matatakot tayo sa Ama na magkasala. Amen po ba? Muli po, Ama, papurit pa sa salamat sa iyo'y walang hanggan, walang katapusan, ang bawat katapatan ng sa iyo'y pag-aalay, kagalingan at kapayapaan tuwira na naming makakamtan. Amen. Salamat po, kapatid na Mirna, sa magandang awitin at sa kadakilaan ng ating Panginoon na inyo pong binahagi. Tunay nga po na buhay na buhay ang Diyos dahil po tulad ng mga sa tuwi na pong ang mga alagad ay nagkakatipon-tipon at nagkakaroon ng pagkakataong magbahaginan sa kanilang sarili, ay nagkakaunawaan po sapagkat iisa po ang espiritong nananahan sa mga alagad. At nagpapasalamat po ako dahil po may gawain ganito na tinindig ng Ama at dahil po sa ating Apo Konsing na kanyang kinalugdan na ating pong pinaghuhugutan ng lakas sa bawat sandali ng ating pananahan sa mundong ito. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aking kapatid na Beth Liet. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Tunay nga po masurpresa ang Diyos. Hindi ko po alam na ako'y tatawagin. Para po sa inyong mga pasyente, ang maibahagi ko lang po sa inyo, ang kahiwagaan ng Panginoong Diyos. Napakahiwaga po niya sa buhay ko sapagkat tulad din po ninyo na may nagkaroon ako ng karamdaman, subalit sa kadakilaan niya at sa pagbabata ko ay nakamit ko ang kagalingan. Marami pa pong hiwaga ang ipinadama sa akin ng Ama sa buhay ko. Sapagkat sa ngayon po ay nagsusulo ako sa buhay sapagkat wala po yung aking anak at saka kabiyak ng puso. Sabalit binigyan po niya ako ng katatagan na kahit mo po nagsusulo ako sapagkat subalit, ang katatagan po ay binigay niya sa akin. Hindi po ako yung taong naghahanap sapagkat kung ano po naandyan, yung po ay aking pinagsusumikapan tanggapin. At saka po marami pa pong mga nangyari sa buhay ko sapagkat tunay nga pong kadakilan ng Ama. Wala pong pagkabula ang kanyang mga tinuran. Basta po magbata lang po tayo kung may hinihingi po tayo.
Tinitingnan po ng Ama kung hanggang saan po yung ating pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Sa mga pasyente po, huwag po kayong manghinawa sa pagdulog sapagkat tinitingnan po niya kung ano yung katapatan ninyo na hindi naman po karakaraka ay binibigay niya ang kagalingan. May gusto pong patunayan ng Ama para sa inyo na sa ang ayaw po niya yung nagmamadali sapagkat hindi po niya na nababatid ang ating sarili kung hanggang saan yung pananalig natin sa Kanya. Sa mga banal na salita pong naririnig natin sa mahal na Apo, yun po ang nagbibigay sa atin ng katatagan upang lubos tayong manalig at magtiwala sa Ama na kung ano man po yung hinihingi natin ay kanyang ibibigay. Maraming salamat po sa Ama sapagkat patuloy po niya akong binibigyan ng katatagan. Bilang ako po, ang hirap pong maglingkod bilang tao, subalit sa kanya pong kadakilaan, ibinibigay niya po yung katatagan sa akin. Sa inyo pong lahat, manalig lang po kayo at magtiwala sa Ama. Hindi po niya kayo pababayaan. Maraming salamat po. Salamat po kapatid sa iyong binahagi. Tunay nga po ang ating Panginoong Diyos sa ibuhay na buhay na tuwiran po siyang nagbibigay ng ating mga kagalingan. Subalit, kailangan lang po nating maging malalim ang ating mga pananampalataya at dumulog po tayo ng mataintim sa Kanya sapagkat wala po siyang hindi ibibigay sa atin kung tayo po ay lubusang nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Ang susunod ko pong tatawagin ay maghahandog na isang awitin ang ating kapatid na bunso. Muli po isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Talaga pong ang bala ko kanina ay uuwi na pagkatapos ng joyful. Hindi po talaga ako ang naka-duty itong araw na ito. Subalit, nasabihan po ako ng kapatid na Pilar kahapon. Ang anak ko pong may tigdas ay umiiyak, gusto daw sumama. So sabi ko, sandali lang naman, sabi ko po sa kabiyak na puso ko, sige sandali lang, mag-joyful lang ako, then uuwi na kami. Subalit, sa kadakilaan ng ating Panginoon, pag-abot ko ng mic sa ating facilitator ngayon, aawit po kayo. Sa kabila ng, yun nga mo, mga pagdalisa, yan po, na si Nanay Mirna ay medyo maano din ang ano, may lagnat at ano, ang inyo pong abalingkod din po ay ganun ano po, dahil nga po sa pag-aalaga sa anak na may sakit, ay laging nakaharap sa kanya na may sipon at ubo, ayun po, nadamay din po ako sa kapahintulutan ng ating Panginoon. Subalit, sabi ko nga po, bagamat ginagamit ang tinig, ay pinahintulutan ng Diyos. Subalit sa kadakilaan po niya ay nakapaghandog ng awit para sa ating Panginoon, sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang gabay at patnubay. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, ere po, nakatindig. Ano po? Ayun po, yung anak kong maliit ay 10 araw na po atang halos may lagnat, ano po, at lumabas na po ang kanyang tigdas. Yung panganay naman kasalukuyang pinaghihilom yung tigdas na nakaunta niya. Subalit, naniniwala at nananalig, nagtitiwala sa Diyos na buhay, sa kadakilaan at kapangyarihan niya, sa kahiwagaan, ay makakamtan po nila ang kanilang kagalingan. Muli po, para po sa inyong lahat, ang awin ito sa ating mga kapatid na nasa internet ngayon. Magandang umaga po sa tanghaling ito at para sa inyong lahat. Sino pa ang tutulong sa'yo kung di ang katulad ko, kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo at magtiwala kang di ka mapipiko. Kasama mo ako sa hirap at kinhawa at may karamay ka sa iyong pagdurusa.
Kaibigan, tuwi ba? Sino pa ang tutulong sa'yo kung di ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Ngayong nalaman mo na may kasama ka, hinding-hindi kailan pa man mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at kinhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kapag nasaktan ka, ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka, ay huwag kang magtakot. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mapipiko. Kaibigan kita, kaibigan tuwi na. Sino pa ang tutulong sa'yo kung di ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Ngayong nalaman ko na may kasama ka, hinding-hindi kailan pa man mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at kinhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan tuwi na. Sino pa ang tutulong sa'yo kung di ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Kaibigan mo ako. Ang nilalaman po ng awitin na nun ay ang ating Panginoon po ang nangungusap sa inyo. Ano po, sa bilang katauhan ay ginamit lamang ako, subalit siya po ang ating kaibigan na tuwirang kung sa kanya natin ahanapin ang kagalingan, ahanapin ang mga problema ng kalutasan. Sa kanya po lahat matusumpungan. Kaya po yun ang alaman ng awitin na yan para po sa inyo lahat. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po. Salamat po, kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming mother of the house at ang aming shepherd, ang aming Mami Maris. Papuri sa iyo, Ama, walang katapusan. Sa bawat araw ay di ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy namin nararamdaman upang sa dako mong banalik ay paglingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng iyong kinalugda ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay yung binigay upang mapaglingkuran ka sa dako mong banal. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nadadala ako sa awit ng mga kapatid ko. Alam niyo po, kung ninanamnam lang po ng bawat isa ang bawat lyrics ng awit, bawat dinadala mo sa isip at sa puso mo na iibsan. Amen po ba yon? Kaya sabi ko, ano ba itong nararamdaman ko? Nadadala ako sa mga awit ng mga kapatid ko. Sapagkat, tama nga yung sabi ng kapatid kong si Myrna, nasisilayan nyo lang ang bawat isa na matatag sa tingin ng tao. Subalit, siyempre po bilang pagkatao, natatarok namin kung kailan kami malakas at kung kailan kami mahina. Subalit ang dalawang ito,
mararamdaman man ang aming kapatawan, nababalanse ng Espiritong Banal sapagkat siya ang naghahari sa bawat araw. Amen po ba yun? Kaya sa oras na ito, sabi ko nga, hindi man kagandahan aking tinig, nais kong papurihan ang ating Panginoon na sa puso ko ay kapag may dinadala, kapag may mga pinagdaraanan, sa pamamagitan lang ng awit, maaaliw ka na. At kahit anong tinig yan, kung buong katapatan mong hinalay sa dakilang amang mapagmahal, makakaabot sa kanyang luklukan at madarama niyang ikaw ay tunay na anak na sa kanya'y tumutupad sa bawat araw. Kaya nawa ay damhin niyo rin ang papuri na ay hahandog ko sa ating Panginoon. Paano kita mapasasalamatan? Sorry, Roy. Paano kita mapasa salamatan sa puso ko tangi ikaw lamang ang sa bawat araw sakituwiran ngang nakagabay walang sinuman makapagbibigay. Aking Ama, ako ay naririto, nagsusumamo sa'yo sa wagas na pag-ibig mo. Walang sinuman makapagbibigay nang lahat sa kalooban kundi ikaw lamang amang mahal higit sa sapat ang aking nararamdaman na sa bawat araw ikaw ay paglingkuran, o aking Ama, tunay nga ika'y buhay. Nasa bawat araw ay di nawawalay, ngayon at kailanman. Sa oras na ito, ako ay nagpupuri sa'yo, hinding-hindi mawawala sa harap ng dambana mo. Ang aking nadarama na ikaw ang nakababatid nito na sa bawat araw ikaw lamang. Walang sinuman ang magbibigay daan sa bawat pagdalisay na pahintulot mo araw-araw kundi ikaw lamang ang siyang tangi namin inaasa at wala nang iba pa magbibigay. Aking Ama, salamat sa'yo sa bawat lakas na kalob mo. Walang sinuman
ang siyang makagagawa ng gawa mo, kundi ikaw lamang ang pag-asa ko. Salamat sa'yo sa lakas na bahagi mo, mananatili ka dito sa aking puso, o aking ama. Tunay nga ikay buhay na sa aking nagmamahal at hindi nawawalay sa bawat araw. Walang sinuman ang magbibigay paraan, kundi ikaw lamang sa aming manahan. At sa bawat araw, walang may babalik na anupaman, kundi paglingkuran sa dambanang banal na ikaw ay di ko man nasisilayan. Tuwirang nadarama ang iyong kalooban na sa bawat araw ay aking nararamdaman ng tuwira. Tanging ikaw lamang maaasahan. Bawat lumbay na iyong pinadarama, nananatili ka dito sa aking puso upang mapara ang anumang pinagdaraanan, na ikaw ang nakakaalam kung anong karapatan na dapat kamtin ng sinuman. Salamat sa'yo, o dakilang ang amang mahal. Huwag mong pahintulutan na ako ay mawala sa piling mo, Ama. Tuwirang ika'y aking nadarama ngayon at kailanman habang buhay. Panatilihin mo ang wagas mong pagmamahal na nagsisilbing gabay sa aming buhay, o aking ama. Tunay nga ika'y buhay na sa bawat araw ay hindi nawawala magpakailan pa man. Kaya aking ama, patuloy mo iaalay. Espiritong banal maging ang iyong kinalugdan na sa aming handog mo. Tuwirang tinanggap ko sa kalooban, ikaw ang nakababatid ng kaukulan. Aking ama, patuloy mo pagharian aking katauhan sa araw-araw, pagkat ikaw lamang
lamang siya ang dahilan kung bakit ako'y naririto upang paglingkuran ka kung ano ang nasa mo. O aking ama, kami ay patnubayan. Panatilihin mo dito sa kalooban ang iyong pangalan, maging anak na sa amin ibinigay bilang Espiritu sa araw-araw. Kaya naman tuwirang tanggap mo, papuri ko't parangal, naway makabot sa'yo. Salamat, Ama, sa buhay na pahirap, na ikaw ang may karapatan sa bawat araw habang ako'y nabubuhay. Salamat sa iyo, o dakilang ama ko, sa handog mong ito. Salamat po, Ama. Salamat sa iyo. Sa bawat pagdalisay, napahintulot. Naway sa tuwing nag-ilayon mong, bigyan kami ng pitak sa puso. Upang sa bawat araw ay makatupad kami sa iyo. At huwag mong pahintulutan na maging kalaban namin ang aming katauhan. Bagkos pagharian mo lubos, mula ulo hanggang talampakan, mangunang Espiritong Banal, naasa aming bahagi mo sa bawat araw, upang kami makatupad ng buong katotohanan at buong katapatan sa dako mong banal na iyong tipanan. At sa bawat araw, lakas na taglay na ikaw ang pagmumulan ay patuloy mong ibibigay. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Habang kami nabubuhay, huwag mong pahintulutan na kami maligaw. Di saglit man ay huwag mong pabayaan. Bagkos sa bawat araw, patuloy mong masdan at ibahagi ang iyong kabutihan upang sa dako mong banal, buong katapatan ikay paglingkuran. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Habang kami nabubuhay, pagkatao'y pinagkakatiwala, nilalagak ng lubusan, upang ang iyong nasa, ang manguna sa aming katauhan, at huwag bilang pagkatao na makapagdudulot ng kasalanan. Bagkos ikaw, aking Ama, ang sa amin ang gumabahi upang iyong kagalakan mapuspos ng tuwiran na ikaw ang tutupad, gaganap sa bawat araw sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Sa katauhan ng inyong kinalugdan na sa amin ginamit mo upang mabuksan ang aming diwa at ikaw ay tuwirang makamtan. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa Ama. Nakakagalak sa puso na sa bawat araw ay madama mo ang Diyos na ang buhay na sa bawat araw ay inilalaan niya na siya ay paglingkuran. Nawa tayong lahat ay makatupad, makaganap
sa karampotman at pinakamaliit na dahilan, ialay natin sa Diyos sapagkat siya'y tunay na mapagmahal. Amen. Salamat po, Mother, sa inyong makahulugan at kinapulutan po ng aral ng ating mga kapatid na naririto ngayon. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming kapatid na presi ng Matang Tubig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang hiwaga po sa akin talaga ng ama, ganun na lang po. Kasi po, nung pong nagkasakit po ako, dalawang buwan po akong nagkasakit po, ano-ano po yung nararamdaman ko, masakit po yung ulo ko, masakit po ang tiyan ko. Nagpa-ultrasound po ako, nagpa-CT scan po ako, puro po clear. Tapos po, tinan sinabi po doon sa kapitbahay namin. Yung kapitbahay naman po namin, nagpunta po siya dito. Nanalig din po siya, marami na rin po siyang sinamahan dito, gumaling din po. Ngayon po, nakatatlong punta po ako dito, yung pang-apat po, hindi na po niya ako masasamahan dahil po marami daw po siyang ginagawa sa kanila. Sabi ko kaya sa Panginoon, Ama, paano po kaya ako makakatugon ng siyam na araw para pong di po ata ako makatupad. Ngayon po, dito po sa may pintuan na ito, nakita ko po si Ben dito sa, tas naglakas na loob na po ako, sabi ko, pwede bang makisabay ako sa iyo para lang ako makatagpos ako ng siyam na araw? Sabi niya, o sige, pumunta ka sa amin, tas sabay tayong pumunta doon. Talagang mabait po talaga ang ama. Kasi po, sa awa po niya ngayon, magaling na po ako, nakakatugon na po ako. Bali, tatlong buwan na po ako tumaan po sa, dito po sa dambana na to. Tapos po, sabi ko po sa kanya, yung pong, basta yung mga nasa amin po, sabi niya may sakit. Sa kanya ko lang din po sinasabi na pumunta kayo kay Beng, tutulungan ka kayo, sasamahan kayo dito. Dahil ako talagang napakalaki ng pananalig ko sa ama dito. Hindi na po ako talaga bibitaw. Hanggang napupunta po siya dito, pupunta din po ako. At salamat din po kay, sa kinalukdan na Apo Kunching, kundi po dahil sa kanya hindi po ako gagaling. Salamat po. Salamat po kapatid. Tunay nga pong buhay ang Diyos sapagkat gumagawa po siya ng kaparaanan sa at katugunan sa bawat mga nais niyo pong ipabatid na pangangailangan. Tulad nga po ng pagkakasabay niyo po sa aking kapatid na Ben na kapahintulutan ng Ama upang kayo po ay makaparito sa loob ng siyam na araw. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming kapatid na Catalina Palacio. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating po. Mag-iisang buwan na po akong nagpupunta dito. Bali, nung pong nakaraang buwan ng February 4, na-stroke po ako. Tapos po, sinamahan po ako ng aking kapatid dito na araw-araw po kayong pumupunta. Po, nagpapasalamat. Ngayon po, magaling na po ako. Nakakalakad na ako. Ngayon po, maraming salamat. Maraming salamat sa Ama at kay Apong Kunching na kinulugdan niya at sa lahat ng mga alagad. Maraming salamat. Salamat po kapatid. Tunay nga pong buhay ang Diyos na sa loob lamang ng wala pa po kayong, isang buwan na po kayo. Nasa loob ng isang buwan ay po ay nakalakad na at maayos na po ang kalalagayan niyo po. Salamat po sa Ama.
Wala na po akong sharer. Baka po mayroon pong gustong mag-volunteer po sa inyo na mag-share. Pakitaas lang po ang kamay. Kapatid na Beng. Kayo po. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Sishare ko po sa inyo yung kaganapan po sa amin. Dalawa po yung aking anak. Yung isa po, yung bunso, lagi ko po nasasama dito dahil po ang pasok niya noon, half day lang. Sa ngayon po, hindi na nga po kasi whole day na yung pasok niya. Pag wala lang pong pasok, siya ako na isasama. Yung panganay ko naman po, madalang kong maisama yun kasi may kondisyon po yun eh. Pag sinama ko dito, kailangan may kondisyon lang kami. Pagkatapos namin dito, may dadaanan kami. Eh ngayon po, sabi kong ganyan, noon nga po dumating sa tahanan ko yung imahe ng Divine Mercy tsaka noong ina ng laging saklolo. Pag po magcha-chaplet na orasan ng chaplet, naghihirap na po yung loob ko eh. Dahil hirap na hirap po akong tawagin yung panganay ko. Ang dami po niyang dahilan. Naantok na ako, mami, kayo na lang. Ganyan po yung sinasabi niya. Walang sawa pa din po para pagdating po ng bago matutul, pagkakain po ng hapunan. Walang sawa pa rin po pagdating ng oras ng dasal. Tawag pa rin po ako sa kanila ng tawag. Oras na ng dasal, punta na tayo, chaplet na. Pinagbatahan ko po yun. Alam niyo po ngayon, nag-aagawan pa po sila kung sino yung maglilid para mag-chaplet. Di po ba buhay ang Diyos? At isa pa pong kahiwagaan ng Diyos na ibinigay sa akin at biyaya. Sa tuwing mag-e-exam po yung mga anak ko, isa lang po ang nagpapabless sa akin bago lumabas ng tahanan. Yun po yung bunso, yung maliit, yung grade 3. Mami, pabless exam namin. Tapos sasabihin niyan, mami, yung candy ko. Yun po yung candy inaagaw dito. Naagaw ko, nakaipon po yan. Basta po pag mag-e-exam sila, binabaon po nila yung candy na yan. So, parati pong ganun, yung lagi lang pong nag-ano yung bunso ko dahil nga po siya yung lagi ko nakakasama dito. Nakikita po niya talaga kung ano yung kahiwagaan ng Diyos. Ngayon po, nagulat po ako isang araw, sabi nung anak ko, Mami, alam mo ba, nagdasal ako dun sa classroom kasi may presentation kami. Biglaan. Sabi ko, Ama, tulungan mo po ako. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Ganun pala yun, Mami. Pag pala nagdasal ka, sandali lang ibibigay sa'yo yung sagot. Di po ba kahihiwaga ng Diyos? Gulat na gulat pa po siya. Tapos nung sumunod po na araw, nagulat na naman po ako kasi nasanay po ako yung maliit lang ang lumalapit sa akin para magpa-bless. Sabi nung panganay ko, Mami, sasalita po, sinasign lang po niya, nagsasign lang siya sa akin, parang nahihiya siya. Sabi ko, Lika, sabi kong ganyan. Tapos binless ko po. Sabi niya, ang luwag pala ng pakiramdam, sabi po nung panganay ko. Tapos sumunod po, lumapit na naman po siya kasi mayroon po silang ide-depend sa klase nila. Yun po yung buong taon po yata na kada grading ipinepresent po nila yung project na yon na inobserbahan po kung gumawa po sila ng project na yung Guyabano Tanglad Tea. Yun po yung ginawa nila. Kada grading po yun, meron pong presentation sila sa school. So nito pong last week, finals na po nila. E kinakabahan daw po siya. Sabi niya, Mami, ngayon lang ako magde-depends. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi, hindi naman po ako kumikibo. Kasi nga po, magpapaalam yan pag Saturday, Sunday, kinakailangan ko maging matapang sa harap nila. Na baka mamaya hindi na project ang ginagawa niyo. Sabi ko ganyan. Pero ganun pa naman po, kinakailangan ko talagang maging ganun sa kanila para po ba yung medyo may takot. Kasi ako nga lang po yung nagdidisiplina sa kanila. Wala po yung kabi ako. Ito na po, nung magde-depensde, nagpa-bless nga po. Binless ko po siya sa noo, tsaka doon sa dibdib niya.
Nung hapon po, nung dumating siya, sabi niya, Mami, napili yung aming ano, yung aming project, ilalagay na sa tarpaulin. Sabi niya, salamat po. Sabi ko, huwag ka sa akin magpasalamat, pumunta ka dun sa kay Divine. Kasi nga po dun sa bahay, may altar po kami. Sabi ko, dun ka pumunta, magpasalamat ka. Dahil ginabayang kayo doon sa project nyo. Doon po ba sa mga simpleng bagay na yun, di po ba pag yung anak mo yung nakakaramdam, napakalaking kagalakan po sa isang magulang. Napakalaki pong pribilehiyo ng isang magulang na yung anak mo tumatanggap na at nakakakilala na sa Diyos na talaga naman po nung una eh, napakahirap naming isama dito. Pero ngayon po, sa awa at patnubay niya, na talaga pong dinudulog po sa kanya noon, binigay po niya yung kasagutan. At salamat po sa Ama. Ibinigay po niya yung muli. Binigyan niya uli ng 2 award yung anak ko. Nasabi niya sa akin, Mami, sa ano, may award uli ako, sabi niya. Kaya po bilang isang magulang, bagamat iniwan ko nga po, yung panganay ko po ngayon nasa bahay, may masama pakiramdam, yung bunso din po, ganon. Sabi ko sa Ama, ikaw na po bahala. Dati po, hindi po ako nakakataliman ng ganon pag may sakit po yung mga anak ko. Hindi ko po iiwanan. Babantayan ko po sila, pero ngayon po, siguro ito po yung pinagkaloob niya sa akin ng katatagan na dating duwag ako makibaka sa karamdaman ng mga anak ko pag nakita ko na po silang may sakit. Nandiyan na po yung pagkalumo ko, pagkatakot ko. Pero ngayon po, ibinigay niya yung katatagan sa akin na natanggap ko po sa dambanang ito. Salamat po sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, at sa katauhan ng Apo Kunching, na kung paano ang lahat, ang mga bawat natututunan sa bawat pahayag ng Banal na Espiritu, ay na-i-apply sa buhay. Maraming maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Salamat kapatid. Tunay nga pong napakapalad nyo na sa kamumurang isip ng inyong 2 anak ay nakilala na nila ang ating Panginoon na siyang gumagalaw, kumikilos para sa ating mga buhay. Sa pagkakataon pong ito, magsitayo na po tayong lahat at ating pong awitin ang tinuro ng ating Panginoon.